Patay matapos saksakin ang isang lalaki sa Tondo, Maynila. Paliwanag ng sospek, idinidiin kasi siya ng biktima na siya raw ang nagnakaw ng tindang longganisa. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mag-alas 6 ng gabi nitong Linggo nang may ispata ng lalaking yan habang naglalakad sa may Tondo, Maynila. Bago makarating sa kanto, nilapitan siya ng isa pang lalaki. Saka siya patraitor na inundayan ng mga saksak. Agad din kumaripas ang sospek, nagpaliku-liku siya sa mga eskinita para tumakas. Nagawa naman makatakbo ng duguan na biktima. Humingi siya ng saklolo sa napadaang tricycle at nagpadala sa ospital. Pero bago pa makasakay, tuluyan nang bumagsak ang lalaki. Patay ang biktimang kinilalang si Jester Mulet, 26 anyos. Na-recover ng mga pulis sa crime scene ang ginamit na patalim sa krimen. Nakakuha tayo malapit sa crime scene ng isang kitchen knife, more or less 12 inches long. Noong pinaposeso yung crime scene, nasa tatlo. Pero hintayin pa rin natin kung ano yung ilan talaga yung official na bilang sa result ng autopsy. Ayon sa kapatid ng biktima, binigyan pa niya ng pera si Jester pambili ng pagkain, kaya ito nagtungo dito sa tapat ng Building 24. Laking gulat na lang niya nang mabalita ang pinagsasaksak na si Jester. Hirap ang pamilyang tanggapin ang sinabi ni Jester dahil hindi pa rin malinaw sa kanila ang motibo sa pananaksak. Nalapitan ko na lang na duguan na siya. Iyak po ako ng iyak kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na mapigilan umiyak na umiyak kasi kuya ko pinagsasaksak po eh. Sumuko rin ang sospek sa mga otoridad kahapon. Kinilala siya bilang si Alexander Banzuelo. Kwento ng sospek, nag-ugat ang lahat dahil lang sa ninakaw na longganisa. Longganisang nakaw niya, tapos pinabenta niya sa akin. Tinuro niya sa may-ari na ako na nagnakaw. Sabi ko sa may-ari, hindi naman po ako nagnakaw, siya po. Pinabenta niya po ako, hindi ko naman po alam na nakaw. Nagparinig din daw sa kanyang biktima ilang oras bago ang krimen. Kaya raw lalong tumindi ang galit niya na humantong sa pananaksak. Bila niya ako sinalubong, tapos kinapkapan. Nidala ako ng baril, sabi ko wala. Nagbanda na po siya sa akin. Ituro mo ulit, papatayin na kita. Ganun yan po. Gate ni Banzuelo, hindi niya plinano ang pagpatay kay Jester at napulot lang niya ang patalim sa lugar. Sana magpatawad daw. Hindi ko naman po sadya yung mga nangyari. Nasa kustodiya na ng Manila Police District si Banzuelo na maharap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.